Magandang umaga, binibining Kamar, at binibining Landero, at binibining Espora. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay yuko muna natin ang ating mga ulo upang manalangin. Binibining Enot, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Opo, binibining. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, salamat po sa ngayong araw na ito na kami ay nagkatipon naman sa aming klase. Panginoon, gabayan niyo po si Charlene sa kanya pakitang turo na hindi siya mablangko o mamental block, at bigyan niyo po siya ng lakas loob na hindi kabahan at matapos ang kanya pakitang turo sa maayos. Panginoon, pati na rin ang aming guro na si Binibining Kamar, gabayan niyo po siya araw-araw at bigyan niyo siya ng lakas din araw-araw. Pati na rin sa mga ate namin na mag-critic ngayon. Panginoon, maraming salamat sa lahat-lahat. Amen. Maraming salamat, Binibining Una. Sa pagsisimula natin, narito ang mga dapat isalang-alang o mga dapat gawin upang maging maayos ang ating virtual na klase. Una, tiyakin na nakalagay ang buong ninyong pangalan upang madali lang ang pagtawag ko sa inyo para sa ating talakayan. Pangalawa, tiyakin na may maayos na signal upang mas malinaw ang pag-intindi sa talakayan. Pangatlo, kung nais ninyong sumagot o magbahagi ng ideya, bubuksan o i-unmute lang ang inyong virtual na mikropono sa kabanggitin ng inyong apelyido kung kayo ay magsasalita. Ngunit kung hindi, ay siguraduhin na nakasara ito o naka-mute upang hindi makasagabal sa ating virtual na klase. Pang-apat, komprehensibong makinig ng maigi sa klase nang sa ganun ay maunawaan ng lubos ang mga kalamang ibabahagi. Ngayon, aalamin ko muna kung sino ang lumiban sa klase natin ngayon. Magsasabi lang kung kayo ay nandito. Armayan? Binibining Armayan? Arobio? Ito po. Bayonla? Narito po. Bukalon? Narito po, Binibini. Kanoy? Narito po, Binibini. Sephra? Quadrilero? Narito po, Binibini. Duero? Narito po, Binibini. Librano? Igpit? Narito po. Inot? Narito po, Binibini. Fernandez? Narito po. Formeles? Narito po, Binibini. Gabio? Narito po, Binibini. Husay? Narito po, Binibini. Lupio? Orozco? Palay? Run out sa ila, ha? Palay? Run out sa ila, ha? Ila Palay. Salamat po, Binibini. Pungaron? Suliano? Narito po, Binibini. Ternate? Tisado? Narito po, Binibini. Vicente? Narito po, Binibini. Maraming salamat. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo.
Ginoong Formiales? Yes po, Binibini. Mayroon akong katanungan. Anong pangkat etniko ang tinalakay nila ni Binibining Armayan at Binibining Arobio noong Huwebes? Noong nakaraang Huwebes ay tinalakay natin ang dalawang etnolingwistikong pangkat na naninirahan sa Pilipinas. Ito ay ang Ivatan at ang Pangasinense. Yun lamang po, Binibining. Salamat po. Binibining Husay? Binibining Husay, nandito ka ba? Kung sino ang gustong sumagot sa katanungan, magsabi lang ng kanyang apelyido. Maari ka bang magbahagi tungkol sa etnolingwistikong pangkat ng Pangasinense? Sino gustong sumagot? Binibining Armayan? Formiles po, Binibini. Sige, Ginoong Formiles. Ang Pangasinense ay matatagpuan sa Pangasinan sa hilagang Kanluran malapit sa dagat. Ito ay nangangahulugan na lupa ng asin kasi nga sagana sila sa asin. Isa sa produkto nila ay ang bagoong. Ang pangunahing pamumuhay nila ay ang pagsasaka. Yun lamang po, Binibini. Maraming salamat, Ginoong Formiles. Mayuli pa akong katanungan. Kung sino ang gustong sumagot, banggitin lang apelyido. Maari ka bang magbahagi tungkol sa etnolingwistikong pangkat ng Ivatan? Sino ang gustong sumagot? Ginoong Kanoy po, Binibini. Sige, Ginoong Kanoy. Sa Ivatan po, ang kultura ng kanila o paniniwala nila sa pagkamatay at paglibing, sa pagsapit ng kamatayan, isinasagawa ang mararangyang ritual, lalo na sa kasapin ng mahalika. Ang katawan ng yumao ay pinupunasan ng mga dinikdik na ugat at dahon saka pinalutan ng kumot at iniembalsamo. Ngayon, dako naman tayo sa motibasyon. Ngayon ay may mga itatanong akong may kaunting kaugnayan sa ating aralin. Handa na ba kayo? Apo, Binibini. Apo, Binibini. Anong pangkat etniko ang naninirahan sa Mindoro? Mangyan. Mangyan po. Tama po. Pangalawang katanungan, ano ang pangkat etnikong Mangyan? Ito po ay naninirahan sa Mindoro. Maraming salamat, Ginoong Kanoy. Binibining Inot? Sa palagay mo, anong pangkat ang ating tatalakayin ngayon? Ang pangkat na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa etnolingwistikong pangkat lang yan. Mahusay. Maraming salamat po, Binibining Enot. Bago tayo sa paglalahad, mayroon tayong mga layunin. Pagkatapos ng klase ay mga mag-aaral ay inaasahang
Una, natutukoy ang kahulugan ng pangkat etnikong Mangyan. Pangalawa, magkaroon ng kaalaman tungkol sa kultura at kagalian ng Mangyan. Pangatlo, makatulong sa pagpapahalaga ng etniko ng Mangyan. Sige na, check. Diyan. Sige ba? Ayon sa Wikipedia, ang Mangyan ay isang pangkat etniko ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ang katawagan sa kanila na Mangyan ay may kaugnayan sa salitang magus at mahika dahil may karunungan sila tungkol sa ilang salamangka, gaya ng lumay at ulam. Naninirahan sila sa lilip ng kuok ng Mindoro. Itinuturing sila isa sa mga mahiyaing tribo. Kayumanggi ang kanilang kulay, itim ang buhok, may maamong mata, at katamtaman ang tangkad. Ang populasyon ng Mangyan ay sa kasalukuyan ay nasa 100,000. Mahigit kumulang sa 10% ng kabuang bilang ng tao sa buong isla ng Mindoro. Nagsimulang nanirahan ang mga Mangyan sa may pampang sa isla ng Mindoro simula noong 600 hanggang 700 taon na ang nakalipas. Paniniwalang lumakbay sila patungo dito mula sa timog sa bahagi ng Kapuluan dahil sila ay tradisyonal na mapayapang grupo. Pinili ng mga Mangyan na unti-unting lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa tabing dagat kaysa makipaglaban sa grupong naninirahan din sa pampang ng Mindoro. Bago pa sinakop ng Espanya ang Pilipinas, nakikipagkalakaran na ang mga Mangyan sa mga Incheck. Ang ginagamit ng Mangyan sa pakikipagkalakal ay ang sumusunod na likas na yaman, bulak, mga halamang ugat at halamang gamot, at beswak para sa plato, garapon, goong at beads. Ang grupo ng Mangyan ay karaniwang ginugrupo sa dalawang malaking pangkat, ang Hilagang Mangyan at ang Timog Mangyan. Ang Hilagang Mangyan ay binubuo ng tribong Tadyawan, Alangan at Iraya. Habang ang Timog Mangyan naman ay binubuo ng mga tribong Buhid, Taubuid at Hinunuo. Ngayon, dako naman tayo sa wika ng Mangyan. Una, wikang Alangan. Ang wikang Alangan ay isang wika na binibigkas ng Mangyan sa lalawigan ng Mindoro sa Pilipinas. Pangalawa, wikang Hanunoo. Ang wikang Hanunoo ay isang wika na sinasalita sa mga Mangyan sa probinsya ng Mindoro, Pilipinas. Pangatlo, wikang Iraya. Ang wikang Iraya ay isang wika na sinasalita ng Mangyan sa probinsya ng Mindoro sa Pilipinas. Pang-apat, wikang Tadyawan. Ang wikang Tadyawan ay isang wikang sinasalita ng mga Mangyan sa timog ng Lawa ng Nauhan sa silangan ng probinsya ng Mindoro Oriental. May ipapakita ko sa inyo kung paano magsalita ang mga taga Mindoro o katribong Mangyan. Binibining Enot. Masabot, Scar. Pero marinig niyo po? Nag-iko. Nag-iko? Kuan siguro, Char, dili ka mag-open mic sa Angel ra. Uyag-iapon. Ano yan, tingog.
Kuya Gapon Tingog, char. Pag open mic, Jel Kalehog. Sorry. Sorry, sorry. Dari. Try Jel Kalehog. Ah, ang poking naman ni Ian Tudo. Oo, poking nga. Sa amin, ang poking ni Ian Tudo, no? Mandin. Yan, kapag ikaw yung sumasa ngayon, dito sa amin ay mandin. Ito maganda itong sa site natin. Dito sa amin, kapag ikaw ay magtatanong yung mga site na may pa, halimbawa, saan ka pa pupunta? Nakaligo ka na ba? Ganon, di ba? Nakakasosyal. Trivia lang mga katipo. Noong ako'y bata pa, para maging social kami, yung parang pakiramdam namin ay social. Pag kami ay nagtatanong sa aming mga kalaro, ay laging may mga pa. Kasi parang lakas maka Maynila, no? So, saan ka ba pupunta? Tara na ba? Ang arte, no? Yun, malakas yung makasosyal sa amin kasi pakiramdam namin kapag kami ay nagkasalita ng gano'n, no? Yung may salita na pa, ay parang ang pakiramdam namin mga taga Maynila na kami doon. Pero yung salita na pa, ang katumbas noon dito sa amin ay baka. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire... Ang kulit, no? Baka. So halimbawa, yung saan ka ba pupunta? Dito sa amin, yun ay saan ka ba kamapunta? No, nakaligo ka na ba? Nakaligo ka na ba ka? Ganyan din sa amin. Baga, parang nagpapagang apoy. So, yan. Ang sunod ulit naman natin ay yung salita na lang. Diba? Dan lang, kakain lang. Dito sa amin, yung katumbas ng lang ay laang. Dinobel lang yung A. So, sa halip na dyan lang, dito sa amin ay dyan laang. No? Dyan laang. Sige, dyan laang. Dyan laang lagi. Ganon. Yan yung katumbas. So, halimbawa, yung salita na ito lang ba? Yung pagsamasamahin natin yung una, pangalawa, no? Sabi, ito lang ba? Din sa amin, ang tawag nun ay arilaang baka. No? Diba ang ganda? Arilaang baka. Ito lang ba? Arilaang baka. So, ayun. Yan yung sa amin, yung lang ay ang katumbas ay laang. Arena mga katibo, yun talagang pansinin na pansinin na kapag kami nagsasalita ay kare talagang mga susunod yung sasabihin ay yung laging pinapansin ng mga nakakarinig. No? Kagaya na ako ay nag-aral ng college dyan sa Maynila, sa kano ako'y nagtrabaho na ay laging pinapansin yung pagkakain nagsasalita ng mga ganitong salita. Kasi dito sa amin, sa halip... Okay, susubukan ni Ma'am mag-share. Ako na lang mag-share ng video. Kasi medyo malabo yung pagsasalita. Hindi masyadong maintindihan namin. Si Ma'am na lang ang mag-share, ha? Okay, pakinggan natin yung wikang Mangyan. Okay, nakikita bang screen ni Ma'am? Opo. Okay. Pakisabi kung medyo putol-putol din ang presentasyon ni Ma'am. Kanina. Oh, hello mga katribos. Nag-itla ako sa inyo, ah. So, may mga kakilala ba kayo ng mga... Nakikita niyo ba yung subtitle mga niya? Mga kaibigan, kaklase, katrabaho. Wala po, binibini. Hindi po. Naranasan nyo na makarinig ng na Tagalog, no? Namin lalong-lalo na dito sa Region 4. Region 4 ay ang katumbas ng oo o kaya oo nga ay mandin. So, okay, yan siya. May subtitle siya sa screen. Nakikita niyo? Opo, binibini. Opo.
ayun. Oo, oo nga, dito sa amin, at man din. Halimbawa po eh, ang pogi naman ni Ian Feudo. Oo, pogi nga. Sa amin, ang pogi ni Ian Feudo, no? Man din. Yan, kapag ikaw yung sumasa ngayon, dito sa amin ay man din. Ito maganda itong sunod na salitaan natin. Dito sa amin, kapag ikaw ay magtatanong yung mga salita na may pa, halimbawa eh, saan ka ba pupunta? Okay, parang iba itong video niya, no? Sige lang, maghanap lang tayo kung paano binibigas yung wikang, ano ba to? Wikang mangyan. Okay, binibining, ano ba to? Buwan, magpatuloy ka na lang. Mamaya na lang mag-share si ma'am ng video. Sige po. Skip na lang muna natin yung video. Ngayon, dako naman tayo sa kultura ng Mangyan. Ang bawat tribo ay may iba't ibang kultura. Ang mga tribo sa Katimugang Mindoro ay mas advanced pagdating sa teknolohiya. Na makikita na kanilang paghahabi, paggawa ng palayok, pangangaso, at sa sistema ng kanilang panulat. Ang mga tribo naman sa hilagang bahagi ng isla ay mas simple lamang pamumuhay. Ang dialekto ng kanilang ginagamit ay may hawig sa Austronesian Language Family. Bawat tribo ay may kanya-kanyang dialekto na nasa 40% lamang ang magkakaparehong salita. Iba't iba din ang kanilang pisikal na anyo. Eraya ay may Vedyod, Kolot at Kayumangge. Tadyawan ay karaniwang Mongoloid. Maputi, Hanuno ay hawig, Proto-Malayan, Kayumanggi. Ngayon, dako naman tayo sa sining ng Mangyan. Mayaman ang kultura ng mga Mangyan. Bago pa man dumating ang mga dayuhan tulad ng ibang pangkat-etniko sa bansa, kinagamit nila ang sining upang ipahayag ang kanilang saloobin, panliligaw, kasayahan, kalungkutan o relasyon sa isa't isa. Isa na dito ang ambahan o spoken poetry na may 7 syllables na binibigyan sa pamamagitan ng recitation o chanting. Meron din orakay na may 8 syllables. Ang ambahan ay napapasa mula sa kanilang ninuno sa pamamagitan ng mga nakakatanda sa komunidad o kaya sa mga ukit sa kawayan. Ang pakudos o cross ay sariling disenyo na nakakabit ng kulturang Mangyan. Ngayon, dako naman tayo sa pagdiriwang sa Mangyan. Dugoy Festival. Ang Dugoy Festival ay ipinagdiriwang tuwing Enero sa Sablayan, Occidental Mindoro. Mangyan Festival, ito ay festival ng munisipalidad ng Mansalay. Iraya Kaaldawan Festival, ito ay kanilang pinagdiriwang tuwing Oktobre sa Puerto Galera, Mindoro. Ngayon, dako naman tayo sa produkto na kilala sa Mangyan. Ang produkto na kilala sa Mangyan ay basket, bilaw o sombrero, duyan at iba pang native product na gawa sa uway at kawayan. Ang ginagawa ng mga katutubo. Ito ang kanilang panghanap buhay. Dito sila kumukuha ng pambili ng pagkain sa bundok. Kapag nakagawa na sila ng ganitong produkto, binababa nila ito sa bayan at ipinagbibili. At pag may benta na, ay bumibili na sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Ginagawa nila ang produktong ito upang may makakain sila. Kasi kung wala silang magawang produkto na ito, wala silang makakain kasi wala silang pagkakakitaan. Ito lang kasi ang pinagkikitaan nila. Ngayon, dako naman tayo sa paniniwala ng mga Mangyan. Ang bawat tribo ng Mangyan ay may kanya-kanyang kultura sa pag-aasawa, katulad ng mga tribong Alangan. Maliit pa lamang ang mga anak na babae ay meron ng nakatakda
nakatakdang pangasawa kahit na matanda na ang lalaki. Ito ang tinatawag sa kanila na dugayan. Halimbawa, kung ako ay isang mangyan, bata pa lang ako, may tinakda na para sa akin na aking mapapangasawa kahit ito ay matanda na. At ito ay tinatawag sa kanila na dugayan. Ang pagpapakasal sa kanila ay mayroong proseso. Sa unang araw ng pagtulog ng mga ikakasal sila ay matutulog sa bahay ng babae. Ngunit meron silang kasama na isang babae na pinsan ng ikakasal na babae. At ito ay kailangan nakatabi rin sa ikakasal na babae. At ang lalaking kasama ay kailangan pinsan din sa ikakasal na lalaki at nakatabi rin ito sa ikakasal na lalaki. At ang pangalawang araw ng kanilang kasal ay kakasal na lamang ang magkatabi sa higaan. At sa pangatlong araw, sila ay lilipat na sa bahay ng magulang ng lalaki upang doon uli matulog. Hanggang sa prosesong iyan, sila ay magiging tunay na mag-asawa. At sa mga mangyan na iraya naman ay magtatakda ng araw para sa pagbabasbas ng mga kuyay. Ibig sabihin ay basbas ng mga matatanda at mga magulang. At kailangan ay pagbigay alam sa kanilang apo iraya. Nang ibig sabihin nito ay ang Panginoong Diyos. At kapag natapos na ang pagbabasbas, kailangan nilang matulog gabi-gabi sa mga bahay ng kamag-anak ng babae at lalaki. At kapag lahat ay natulugan na nilang mga bahay, sila ay ganap ng mag-asawa. Ngunit sa panahong ito, ang mga kulturang ito ay unti-unti na ring nawawala dahil sa impluwensya ng mga tagapatag. Next. Ang salitang mangyan ay tumutukoy sa walong pangkat etnolingwistiko na may ugat sa Proto-Malay. Sila ang isa sa mga grupong orihinal na ninirahan sa Mindoro na pampito sa pinakamalaking isla sa Pilipinas. Ang mga sumusunod ay walong tribong mangyan. Una, Alangan. Ang mga Alangan ay matatagpuan sa mga bayan ng Nauhan, Baco, San Teodoro at Victoria sa lalawigan ng Oriental Mindoro at sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro. Pangalawa, Bangon. Ang mga Bangon ay matatagpuan sa tabi ng ilog Binagaw at sa kalapit na mga bundok nito. Ang lugar na ito ay napapaloob sa mga bayan ng Bonggabong, Bansod at Gloria sa Oriental Mindoro. Dati ang mga Bangon ay may tinaguriang kabilang sa tribong Taubuid. Subalit sa isang pagpupulong na naganap sa Agum, Liguma noong Marso 28, 1969, nakapagkasunduan na kilalanin ang Bangon bilang isang hiwalay na grupo. Ang desisyon na ito ay hindi sa mayroong sariling kultura, wika at paraan ng panunulat ng mga Bangon sa iba pang mga grupo. Pangatlo, Taubuid. Taubuid ay kilala dahil sa kanilang paninigarilyo ng pipa at ginagawa ito maski ng mga kabataan sa kanilang grupo. Sila ay matatagpuan sa mga bayan ng Socorro, Pinamalayan at Gloria sa Oriental Mindoro. Pero mas marami sa kanila ay matatagpuan sa Occidental Mindoro. Pang-apat, Buhid. Buhid. Ang mga Buhid ay kilalang tagagawa ng mga palayok. Ang mga Buhid ay sila daw ang kilalang tagagawa ng mga palayok. Sa katunayan, ang mga tribong mangyan ay naalangan at hanuno ay dating bumibili sa kanila ng mga ginagamit nilang palayok. Sa pang-araw-araw, ang salitang Buhid ay nangangahulugang mga naninirahan sa kabundukan. At sila ay matatagpuan sa mga bayan ng Rojas, Bansod,
Bunagabong at sila at sa ilang bahagi ng Mansalay sa Oriental Mindoro, sila rin ay matatagpuan sa mga bayan ng Rojas, Bansod, Bungabong at sa bayan ng San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro. Sunod, Hanunoo. Hanunoo. Ang mga Hanunoo ay mga sistema sa ng pagsusulat na tinatawag na surat. Mangyan na nagmula sa mga panahon bago dumating ang mga Kastila. Ang sistema ng pagsulat na ito ay may apat na endek at sinusulat sa paraang pagpapantig. Ito ay tinuturo hanggang ngayon sa maraming paaralang Mangyan sa Mansalay at Bulalakaw. Sunod, Iraya. Ang mga Iraya ay isang tribong matatagpuan sa Puerto Galera, San Teodoro at Baco sa Oriental Mindoro. Subalit, karamihan sa kanila ay nakatira sa Occidental Mindoro, sa mga bayan ng Mambaro, Santa Cruz, Abra de Ilog at Puluan. Ang kanilang karaniwang pagkain ay kanin saging, kamoting kahoy at iba pang mga halamang ugat. Sunod, Ratagnon. Ratagnon, karamihan sa mga Ratagnon ay matatagpuan sa Magsaysay, Occidental Mindoro, gaya ng mga Bangon. Mayroon silang sariling wika na halintulad sa wikang Kuyunon na siyang ginagamit ng mga nakatira sa Cuyo Island sa hilagang bahagi ng Palawan. Ang mga Ratagnon ay karaniwang nagsusuot ng alahas na may beads. Sunod, Tadyawan. Tadyawan, ang mga Tadyawan ay nakatira sa bayan ng Nauhan, Victoria, Socorro, Pola, Gloria, Pinamalayan at Bunsod. Dati ay nagsusuot sila ng mga tradisyonal na kasuotang katulad ng sinusuot ng iba pang mga tribong Mangyan. Subalit sa ngayon, karaniwang makikita ang mga Tadyawan sa na nakasuot ng mga modernong damit katulad ng mga Iraya. Ang karaniwan nilang pagkain ay kanin saging, kamoting kahoy at iba pang halamang ugat. Dako naman tayo ngayon sa lipunan ng Mangyan. Ang mga Mangyan ay namumuhay ng payapa sa kanilang mga komunidad kumpara sa ibang tribo sa Pilipinas na namumugot ng ulo o nakikipagdigmaan sa ibang tribo. Ayon sa mananaliksik na ito, ay dahil sa kanyang tradisyon at paniniwala sa pagpapalaga sa mabuting gawa at disang-ayon sa pagandang asal o galing di kaaya-aya, ito ay nilalawan bilang egalitarian social organization o walang kompetisyon pagdating sa estado ng buhay, posisyon sa lipunan o pagkakaiba ng pagtrato sa babae sa lalaki. Ayon sa teorya na ito, ito ay dahilan kung bakit nila pinili manirahan sa kabundukan at mapagparaya sa mga dayuhan, misyonaryo, negosyante at politiko. Tapos na po. Mayroon po ba kayong mga katanungan? Mahina po ang sinabi. May mga pamahiin po ba ang mga Mangyan? Ano po? Pakiulit po. May mga pamahiin po ba ang mga Mangyan? Pamahiin ang mga Mangyan. Base sa aking pananalisik na ginawa, wala akong nakitang pamahiin. Paniniwala lang po yung ang nakita ko po. Binibini? Thank you.
Okay, Binibining Buar, maaari ka sigurong magbahagi ng pamahiin ng mga mangyan sa susunod na virtual class natin sa Thursday. Sige po, Binibining Kamar. Sa tingin ko kasi itong pangkat nila ay may pamahiin din. Sige po, pamahiin. Okay, may magtatanong pa ba kay Binibining Buar? Tak.